morning, guys. So this is our breakfast. So my husband got this croissant and then jalapeno and then two donuts. They are not filled, but it's still good. Kain tayo, guys. So we are going to Walmart. It's raining. The husband. So nag-stop by kami dito sa Raising Cane's since lunchtime na din at time na para kumain. Ito palagi yung ino-order namin, yung kanyak combo. So meron siyang 6 na chicken fingers, fries, toast, and then leprechaun lemonade. Doing this to practice, and that's where we at right now. So we finally found the canary. So this is what we want. It's still there. Hopefully it's still there. For 70 bucks. Honestly, I would probably pay $250 to get that. For the big one? Yeah. I wouldn't put that one right where the turtle's at. Or I would put that where the center rose bush is. So we are in Lowe's. So nagdaan din pala kami dito sa Lowe's since gusto namin magtingin-tingin. Tapos sabi nga din ng asawa ko is gusto niya nung nilalagay sa front door, bago mag front door, yung parang screen or yung bakal, para lang din sa safety ko pag nag-iisa ko. Tapos, and then, ito, nakita namin mga halaman na gustong-gusto ko din. Pero, nakabili na din kasi kami sa Amazon at sa At Home. So, ito, nakita namin parang medyo kapareha siya nung front door namin. So, nagtitingin-tingin lang kami niyan. Pero, hindi namin balak bumili ng panibagong pintuan. Pero, yung parang ngang screen. Ito, itong mga nakikita namin dito. Medyo may kamahalan siya. Yung nagustuhan namin is, ayan. So, ayan, ayaw yan ng asawa ko. Tapos, ito yung nagustuhan namin parehas. So, bali sunset siya, tapos white. Gusto ko kasi either white or gray para kamatch siya nung aming pintuan. And then, ayan nga. Maganda to, kaso medyo may kamahalan din. Kung hindi ako nagkakamali is 300 plus. So, ito yung price niya. $372. So, medyo namamahalan ako. So, sabi ng asawa ko is babalik na lang kami. So, ring doorbell. Next stop is Walmart since bibili kami ng rug para sa aming laundry room. For dinner, we decided to go to this Farmer Boy's Burger since hindi pa namin siya natatry. Tapos nakakita din kami sa TikTok na okay din naman yung mga food dito. So, ayan yung menu nila, and then ito yung pink lemonade namin. So, upgraded na drink, and then ito yung place nila. Malinis siya, guys. Tapos wala masyadong tao since medyo late na nga nung pumunta din kami. Parang around 9-ish na ata kami nakapunta dito. Tapos ayan, medyo kami lang yung tao. Tapos meron lang isa pang customer. Tapos we ordered this burger melt na may fries and then zucchini fries. So need ko din, guys, i-mute yung audio dito since medyo malakas yung sounds nila. And then ayun, nililimit ko na din. At minimake sure na fina-follow ko yung policy nila para hindi tayo makopyright. Pero ayan, tinatry namin dito yung zucchini fries. Super laki niya, guys, ayan. Medyo mainit pa nga, kaya ayan, struggle is real. Ayan, binigyan na lang ako ng asawa ko, tapos meron siyang ranch sauce. Masarap yung ranch sauce nila, guys. Pero hindi kasi ako mahilig sa gulay. So ayan, gustong-gusto siya ng asawa ko. Ako, medyo okay lang. Siguro, i-rate ko siya mga 6 out of 10 since okay naman talaga siya. Kaso hindi nga ako
veggie girl. So, yan. Nagustuhan ko yung ranch na sauce, kaya i-dip ko na lang yung french fries ko. Tapos, yung french fries nila, guys, is super crunchy, tapos soft on the inside. Masarap siya. Nirate namin siya nung asawa ko na 10 out of 10, since gustong-gusto nga din niya. Tapos, ayan. Yung drink nila is okay din. Parang ang in-order ata namin dito is pink lemonade. At, ayan. So, ito guys, yung burger melt nila. Ang in-order nung asawa ko is double patty, tapos ako single patty lang. Okay din naman siya, guys. Gustong-gusto ko yung toast nila since super crunchy, tapos masarap din siya. For the patty naman, okay din naman siya. Siguro, re-rate ko siya ng 7 out of 10. Pero, all in all, okay naman yung food dito. So far, sa mga natitikman ko na burger melt dito, for me, ang pinakamasarap na natikman ko na is yung Fresh Freeze na sa Eureka, California lang ata siya available. Pero ayun, yun talaga yung masarap yung patty, tapos yung toast nila is perfect din. So ayun, sinabi ko sa asawa ko na mas gusto ko yun, pero okay din naman yung food dito. At para naman sa asawa ko guys, is mas masarap daw yung burger melt dito kaysa sa dun sa Fresh Freeze. So, depende din talaga siya sa tao guys. And then for the price naman, I would say na okay din naman yung pricing dito. Around $25 ata yung nagastos namin. Usually kasi pag kumakain kami ng asawa ko sa labas, more than $50 yung nagagastos namin. Lalong-lalo na pag kumakain kami sa Chili's, Applebee's, tapos sa mga Korean barbecues. Since, ayun, masarap din naman yung mga food doon at feeling namin worth it. Tapos, ayun nga guys, pag dito sa US, so additional pa yon, unlike sa Pinas na hindi masyado uso, pero nagtitip tayo pag mga fine dinings. Tandang-tanda ako nung una kong punta dito guys sa US, tapos nag-drive-thru kami sa fast food, tapos inabot kami ng $20 din. So, parang around 1,000 siya sa pera natin. So, kung tutuusin mo, nung nasa Pinas ako is parang 200 pesos is super dami ng pagkain nun. Pero ayun nga, dahil sa US na medyo mahal yung mga pagkain dito. So ayun, kahit medyo mahal yung pagkain dito guys, I would say pag nagsiserve sila ng pagkain is super dami din. So minsan talaga sinasabi ko na lang sa asawa ko na mag-share kami sa isang order since hindi ko nga din siya masyado maubos. Tapos ito yung drink nila guys, ang in-order namin is pink lemonade. So ayun, sinasabi ko dito sa asawa ko na I would really go back for the fries. So yun pala, super proud din ako since simula nung pumunta ako dito sa US, feeling ko yung asawa ko is natuto na din sa akin dahil pag meron kami hindi nauubos na pagkain at medyo madami pa siya, sinasabi ko sa kanya na ito go box namin since sayang naman, tapos ayun, medyo mahal nga din kasi mga pagkain dito. So ayan, humingi na siya ng to go box since hindi na namin kayang ubusin at medyo madami pa kaming pagkain na pwedeng kainin. Dati kasi pag kumakain kami sa labas nito, pag meron kaming hindi maubos, isasabihin niya na hayaan na lang dahil as long as nag-enjoy kami at busog kami sa kinain namin, kahit merong natira is pabayaan na lang. Pero ayun kasi, lumaki ako sa Pinas at uso doon na hindi nag-aaksaya ng pagkain na pag merong natira is ibabalot na lang tapos tsaka kainin pag uwi ng bahay. So ayun, super proud ako sa asawa ko dito. At feeling ko, mas nahahawaan ko siyang maging Filipino kaysa mas nahahawaan niya akong maging Americanized. Clean this thing. Good. Good. Good to go back.
I got it. Good. Good. Oh, we're...